going to immigration tower. Third floor. Papunta na ang ano? Kukuha na ang ano? Apat na kapis na kontrata. Kasama na yung ano? ID 988A para sa helper na pipirmahan at saka ID 988B para sa employer. Naka-set na yun. At saka yung 4 copies na new employment contract. Yung apat na yan is, yung isang contract na yan is for Philippine Consulate, yung isa immigration, yung isa sa helper, yung isa sa employer. Kaya naging apat. Kunin muna. And then after, pag napirmahan na siya, na-fill up na lahat, babalik ka dito at i-drop in mo siya kasi dahil pandemic ngayon, wala nang walk-in. Meron walk-in nung dati. Ngayon, wala na. So, kuha muna tayo. Ayan o. Walang pila, punta tayo doon, diretso. Hindi, naghihintay yun. Oh. Ay, nakapalit naman. Oo, nakuha ng number. Kuha ka doon sa taas sa third floor. May number. So, hanggang dito lang yung ano ko, yung kuha ng video kasi bawal sa loob. Dito na ako sa loob ng immigration tower. Mababa yung ano, yung pila. Napakaraming tao. Tingnan ko lang kung ano, may mga pila pa. Ngayon may pila pa until now. Oh my gosh. Dito na ako sa pila. For same employer. Dito ka pipila sa ano, sa same employer. May naka-name tag naman. Hello guys, ito na yung ano, yung guidebook galing sa immigration kinuha ko. So, itong binibigay nila pag nag-renew ka ng kontrata. So, apat ang laman nito. 4 copies to. So, ito 1. So, ito 2. Plus 3. 4. Bali, 4 siya. Ito, ang 4 na kontrata. Ito, may ID. Itong tinatawag ng ID 988A for helper. Tayo ang mag-fill up nito. Tapos, may ID 988B para sa employer. Yung employer ang mag-fill up ng 988B. Sana yung 988B ko. Ito ang 988B. 988B for employer. Ang employer ang magsusulat nito lahat. Mag-fill up. Bali, dalawang white na form. ID 988B at 988A. Okay? Itong laman ng yellow book. So we have 1, 2, 3, 4. Okay, so ilagay ko na sa loob. Ito ang laman ng yellow book. So pipilapan natin to.
Dapat guys, tandaan natin na same ang ano, ang series number ng kontrata. Same. N672 N672055 N672055 dapat same. So ito na, ipapasa ko na ngayon sa immigration third floor para drop in. So ngayon uuwi na ako dahil tapos na ako mag-drop in. Yung nag-drop in ka, pag nag-drop in ka sa same employer or mag-renew ka ng kontrata sa same employer, yung dapat mo lang kailangan is yung ano, yung copy ng ID ng amo mo, tapos copy ng ID mo with telephone number yan on top, tapos copy ng passport mo na may photo at may sign, copy ng visa mo yung mag-expire that will finish, parang ganun, tapos yung proof of address ng amo mo copy. Kung wala siyang proof of address, salary statement siya pwede. At saka yung letter na authorization letter na ginawa ng amo ko para akong mag-process ng renewed contract ko. Tapos yung undertaking. Para dapat ang undertaking of employment na ipirma niya. Kasi para hindi ka mahirapan sa pag-uwi mo sa Pilipinas, yun ang kailangan. Isa pang requirement nila ngayon na bago. Yun.